Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, ang negosyo idea po natin ay gagawa po tayo ng banana chips. Ang kailangan po natin doon ay sabana saging, tapos ay hilaw na hilaw. Meron akong tips sa inyo, sabi ng nakakatanda, para daw hindi madagda at hindi mangitim yung saging po natin. Yan, ibababad po natin sa tubig at least 1 hour. Eh, pero mas better daw po na mas matagal po nating ibababad. Kung baga halimbawa, mga magdamag. Pero kung tayo naman po ay nagmamadali, pwede naman pong idiretso na po natin yung pagbabalat at paggagaya. Pero ako, dahil hindi man ako masyado nagmamadali, susundin ko po yung tips nila para ma-share ko po sa inyo. Sa mga mahal po nating OFW, alam ko namimiss nyo itong banana chips. Ayan po, makita kayo ng sabang saging. I-try nyo po itong recipe ng banana chips po natin. Tapos yung naipon ninyo, pahidan nyo po ng kaunting oil para sure na hindi po madagdaan. Paghiwa-hiwalayin natin. Pagkatapos ay puputulin po natin bawat dulo. Okay? Bago po natin ibabad sa tubig. After 1 hour, ito na po yung saging po natin. Ngayon, i-drain ko lamang po ito. Okay. Ngayon ay balatan naman po natin. Pwede po tayong gumamit ng peeler, pwede rin naman po ang kutsilyo. Kung saan po tayo madadalian. Yung gagamitin po natin, pahidan lamang po natin yan ng kaunting oil para sure lang po tayo na hindi po magdagdaan yung kutsilyo po natin. So ito po ay babalatan ko lamang po lahat. Pagkatapos ay magbabalik po tayo. After 40 minutes, natapos ko na po yung tatlong piling or 48 pieces. Okay, so magtatanong Ate Tibit Tips, nung binabad nyo po ba sa tubig, hindi ba siya naging matagta, hindi ba siya nangitim? Base po sa experience ko ngayon, medyo may dagta pa rin siya, pero ang napapansin ko dito, hindi siya ganung kabilis mangitim yung saging po natin. Para sa akin, effective naman siya sa pagbababad po natin sa tubig. Kasi hindi po siya ganung kabilis mangitim yung saging po natin. About sa dagta naman po natin, para sure na hindi magdadagdaan yung kamay po natin at yung kutsilyo po natin na gagamitin, mas maganda po kung magpapahid po tayo ng kaunting oil. Kailangan po natin ng isang lagayan kasi i-slice na po natin. Depende na po sa atin kung anong pagkaka-slice yung gagawin po natin. Kasi pwedeng bilog-bilog, pwedeng pa-slant. At pwede rin naman po na pahaba yung pag-i-slice po natin. Pero ang gagawin ko is pa-slant. Para yung saging po natin, medyo malaki yung pagkakabilog. Mas better din po dito na peeler po yung gamitin po natin. Mas mabilis at pantay-pantay po yung laki. After 1 hour, na-slice na po natin yung ating mga saging. Ngayon, magpainit naman po tayo ng mantika at kapag mainit na, yan, pwede na tayo maglagay ng saging. So, maganda din halu-haluin po natin para hindi magdikit-dikit yung in-slice po natin saging. Malalaman nyo ding okay na siya kapag hinahalo po natin, naglalagotukan yung saging po natin. Kumbaga, medyo malutong na siya. Okay, huwag lang po natin masyadong ibabrown kasi mamaya lulutuin pa po natin ito. Okay, so kapag naglalagotukan na yung saging po natin, pwede na po natin hanguin. After 30 minutes, naprito na po natin lahat, iset aside lamang po natin at magawa naman po tayo ng ating caramelized sugar. Okay, so wala pang 3 minutes, kulong-kulo na po yung kinaramelized sugar po natin. So pwede na po nating patayin at iset aside po natin. Ilalagay na po natin yung pinirito po nating banana chips. Habang ginagawa ko to mga katipid chips ay meron na din po tayong pinainit na mantika. So yung pinagprituhan po natin kanina, ayun din po yung gagamitin po natin. So kapag naisaw-saw nyo na yan, diretso na po natin sa pinainit po nating mantika. Kapag nailagay na po natin, hahalu-haluin lamang po natin para pantay po ang pagkakaluto. Tapos, huwag po natin masyadong i-brown kasi kapag hinango na po natin ito at habang lumalamig, saka po lumulutong yung banana chips po natin.
Okay, so ito, naprito na po natin lahat. Naririnig nyo ba? Super crispy nito mga katipid chips. Ngayon, kapag ganito pong malamig na, pwede na po natin itong i-repack. So, kahit ano pong lalagyan, pwede po natin gamitin. So, ang gagamitin ko po ay yung pangmasa. So, pwede po tayong gumamit ng plastic na tulad po nito. Ito po ay Duraplus para medyo makapal at ang size ay 4x6. Bukod po dito, pwede din po tayong gumamit ng mga plastic jar at pwede rin naman po yung babasagin. So, depende na po sa atin. Depende po sa target po nating customer. So, dahil pangmasa tayo, plastic po yung gagamitin po natin. Okay? So, nasa sa atin na yung diskarte po natin kung papaano po natin siya ipipinda. Okay? So, bawat balot, maglalagay po ako ng 30 grams. At kapag naripak na po natin lahat, ngayon ay magsisil naman po tayo. Pero kung tayo naman po ay nag-uumpisa pa po lamang at wala po tayong ganito, pwede naman po tayong gumamit ng kandila. Okay, so dito, kung gusto nyo maglagay ng sticker, pwede rin po. Hi! Ayan na. Okay, so ngayon, natapos na din po tayo sa pag-repack. Ngayon ay titikman lamang po natin ito sa blend. So, paboritong-paborito to ng mga kids ko. Hindi lang po kids, pati po kami. So, pag nagagawa kami nito ng isang piling, hindi talaga inaabot ng ilang oras. Ubus ka agad siya pagkaluto. Ang sarap. Ang lutong last ball. Okay, so unang-una yung tamis po nito ay saktong-sakto po lamang. Hindi ganun katamis, hindi naman po matabang. So, sakto po lamang. At huwag niyo po kalilimutan na maglagay po ng iodized salt o kaya naman po ay asin. Kasi kapag naglagay po tayo nun, mas bumabalanse po yung lasa ng banana chips po natin. Mas masarap siya. So, magtatanong ng shelf life po nito, itong naka-plastic, up to 1 month abot po ito basta isisil lamang po natin ng ayos. Pero sa amin, itong ganito, hindi to aabotin ng 1 month. Hindi rin aabotin ng 1 linggo. Okay, sobrang bilis niyang maubos. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng mabilisang costing po dito sa banana chips po natin. Para halimbawa kung gagawin po natin itong extra income para may idea po tayo. Okay, umpisahan po natin sa saba po natin. 3 piling po yun at nabili ko siya ng per kilo. So, iyon yung malapit sa lugar namin, kaya ayun na po yung binili ko. Kasi, meron namang nabibili na per piraso, meron mabibili na piso, pero pupunta pa ako ng crossing. Dito na ako bumili sa malapit sa amin, na hindi na po ako mamamasahe, at binigay po sa akin ng 20 pesos po ang kilo. So, pumatak siya ng 72 pesos. Dito na din po natin isama yung asukal na kinaramelize po natin. So, 1 cup lamang po yung nagamit po natin at dito ay saktong-sakto po lamang. Pumapatak siya ng 18 pesos pero sabihin na po natin na 20 pesos kasi naglagay po tayo ng asin tapos tinubigan po natin. Kaya ang total po lahat ay 92 pesos. Sa gas po natin, noong pinirito na po natin, tapos nung kinaramelize po natin yung asukal, tapos yung langis na ginamit po natin, at labor. So, sa pagsamasamahin na po natin, so sabihin na lamang po natin na 80 pesos. Kaya ang total po lahat ay 172 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa lahat ng nabalot po natin. So, tayo po ay naka 39 na balot sa timbang po na 30 grams. So, i-divide po natin. At ang kalalabasan po nun ay 4.41 po ang puhunan po sa banana chips na inilagay po natin. Ngayon, sabihin na po natin na 5 pesos para sa plastic na gagamitin po natin. So, medyo labis pa po yun kasi medyo mura-mura po itong plastic kasi maliit lamang po ito. So, kung maglalagay po tayo ng sticker, pasok na din po yun. Okay? Kaya ang total po lahat ng puhunan kada isang balot ay 5 pesos. So, ang bentahan po nito ay 10 pesos. Kapag i-minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 5 pesos po kada isang balot. So, i-times po natin sa 39 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 195 pesos po ang posible po nating tubuin sa 3 piling na binili po natin. So, medyo malaki na yung posible po nating tubuin basta magtsatsaga lamang po tayo na magbalat, magayat at magprito po nung saging po natin. Kasi ganun naman talaga kapag sinamahan po natin ng sipag at tsaga, sigurado meron po tayong nilaga. Yan, ito pwede po natin
natin ipareseller, ibigay natin ng 8 pesos para maibibenta niya ng 10 pesos. So, meron siyang 2 pesos po kada isang balot. Okay? So, hanggang dito na lang po yung video po natin at sana ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Okay? So, huwag nyo nating kalimutan na i-like at i-share yung video po natin kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo sa mga kasamahan po natin. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye! Ay, si Raj! Masarap ba, Raj? Mm-hmm. Na?